Unang upload pala nagre-reklamo. Hey guys, Saviour here. So kaka-record ko na. Pang ilang record ko na ba to? Pangatlong record ko na pala to. So, yun nga, pangatlong record ko na to. Tapos yung unang audio, parang ginawa kong pagpapractice na editing skills ko. Tapos yung pangalawang video naman na ginawa ko, parang hindi ko nagustuhan yung audio kasi parang sabog sa din. So, sino ba naman mag-e-enjoy manood ng sabog na audio? So, eto na yung pangatlo. For today's YouTube video and first ever upload ko sa YouTube, I'll be making an attempt to make myself. Itatry ko yung best ko na magkaroon ng quarantine glow up kasi alam mo yun, since nag-quarantine parang wala na tayong wala akong pakay mag-ayos kasi alam mo yun, mag-aayos ka tapos hindi ka rin makakalabas, so kung nalabas ka naman tapos nakaayos ka, mapapuwersa ka rin naman mag-face mask, diba? Tinapos ko na muna yung mga gawaing bahay kanina para yung pag-vlog ko ngayon tuloy-tuloy na kasi nakakahiya na dyan, nakakahiya. Try natin magkaroon ng quarantine glow up kasi nga alam mo naman since ng quarantine pag nag-aayos ka parang nakaka-guilty na lang kasi mag-e-effort ka ganto ganyan, ligo, ayos, buhok, makeup, ganto ganyan kasi hindi ka rin makakalabas or kung lumabas ka man parang syempre kailangan mo mag-face mask, diba? So yun nga, for today's video I'll make myself looking relatively normal, diba? Parang kahit pa paano, mula dito, tumaas naman ganun yung itsura. Iba yung feeling na kapag nakaligo ka, ganto ganyan. Pero iba rin yung feeling na, alam mo yun, yung nakaayos ka, yung todo ayos ka talaga. Parang iba yung pride mo, iba yung itsura. Kasi ako, personally, never ako lumalabas. Hindi naman never, parang mga once a week lang yata ako lalabas at di nakaayos. Hindi kasi insecurities ka na rin yung itsura mo. Kasi alam mo naman, nag-zoom in natin. Ito ginagawa sa akin mukha. Kikita nyo yan, yung mga acne scars ko. Dati matagawat ako. Mas malala pa dyan. Yung parang may umbok-umbok talaga na whiteheads, ganto ganyan. Tapos dito dati may mga fungal acne. Yung kala ko kasi dati parang whiteheads lang din yan. It ended up na nakita ko sa mga dermatologist na website na fungal acne siya. So, simula nung may binigay sa akin na skincare, nawala na yung mga umbok-umbok. So, ang natira na lang is acne scars. So, ayun. Wala lang, siningit ko lang doon para dagdag haba ng video. So, alin na natin tong video na to kasi 6 na. 7 minutes na siya nagre-record pero pag na-edit ko to mga 3 minutes na lang. Samahan niyo ako sa aking first ever YouTube upload. Keep on watching. Nga pala, diba? Quarantine glow up yung pinag-uusapan natin. Siyempre, hindi pwede magkaroon ng quarantine glow up kung hindi ka maliligo, diba? Kasi hindi imposible yun. Kasi wala naman pumapasok ng school tapos hindi naligo tapos fresh tingnan, diba? Walang ganun. Walang dumagala ng hindi naliligo tapos fresh tingnan. Walang ganun. Kung meron mang ganun siguro. Isa ka sa mga paborito ni Nor. Pero ako personally, syempre maliligo muna ako. And after ko maliligo, saka ko na lang ikukwente yung sunod. 1 hour later. So kakatapos ko lang maligo and nakapag-bigpit na rin ako ng kwarto. Kwarto. Wait. Nakapag-ayos na rin ako ng kwarto kasi yung kanina parang medyo madumis eh. So, next step sa ating quarantine glow up is etong mukha, diba? Kasi katulad nga nung sabi ko kanina, aanin mo yung forma mo na maayos ko. Yung mukha mo naman, diba? Parang hiningan ako. Asan ako? Aanin mo yung magandang damit mo kung ito naman nag-ayos sa mukha, diba? Parang todo muna, diba? Parang todo muna yung pag-ayos mo. So, I personally do muna, inuuna ko yung buhok kasi habang basa siya, parang ay, alam mo yun, yung parang pag hinayaan ko kasi siyang nakaganto, pag natuyo siya, ganto na siya. Pero kung
pag sinuklay, paganda ko siya sa kalena. Pag sinuklay ko siya pag ganyan, para ako yung mga basic na, mga elem na ganito magsuklay na. Ginanto ko muna yung buhok ko. Pinantay ko lang yun dito sa yung siya pantay. Yan. Yan, mukha akong ipot. Sinuklay ko siya muna pa ganito para pag natuyo siya, hindi siya yung sensor lang nakapwesto. Siyempre, bago ka magayos, kailangan mo na skincare, diba? Kasi hindi ka pwede magsuot ng makeup ng parang madumi yung base mo. Wolf base. Kasi parang pag nag-makeup ka kasi nang wala kang skincare, parang mabibigla siguro yung balat. Parang, hindi, mamako lang. Parang personally, nandidiri ako pag yung base ng makeup ko is parang tuyong-tuyo, ganun. Wala lang, gusto ko lang mag-skincare para mas maganda tingnan. So, for my first step sa skincare routine na ginagawa ko is cleansing. So, I personally use itong, oops, kunwari, booty puro, ganyan. Itong micellar na cleanser. A few minutes later. So, ginawa ko na yung skincare off cam kasi habang nagsiskincare ako kanina, napansin ko parang nagpapawis ako kasi na bawal ako mag-electric pan habang nagpa-vlog kasi pag nag-electric pan ako habang nagpa-vlog, maririnig niya lang yun. Yan lang, maririnig niya. So, I decided na gawin na lang off cam yung skincare. Tsaka sino na lang gusto manood ng nagsiskincare, diba? So, tapos ako maglagay ng aking skincare. And, nakapaglagay na rin ako ng moisturizer para hindi dry siya mula dun sa mga yung product na nilagay ko. For the next step dito sa ating quarantine glow up na segment is the makeup part. Kung siguro tinanong nyo kagad. Makeup part. Saviour makeup. Wait. May sasabihin ako. Can we like normalize men in makeup, diba? Kasi alam mo yun, okay lang sa lalaki yung bare face, sige papasok, ganto ganyan, or gagala ng naka-bare face. Pero iba yung dating ng nakaayos na lalaki, alam mo yun. Parang sabihin na natin, sige mas nakakalalaki yung walang ayos, ganto ganyan. Pero yung alam mo yun, nakaayos ka, tapos yung damit mo maayos, yung mukha mo maayos, yung buhok mo maayos. Iba yung dating ng ganun eh, parang siguro sasabihin nyo, parang pag men in makeup, isipin nyo kagad, ay baka bakla siya ganyan, ay baka ganyan. Itigil na natin yung toxicity na kapag naka-makeup ka, ay bakla ka kagad. Siguro sabihin na natin, pwede naman we use makeup para mas ma-enhance yung facial features natin, di ba? Katulad ko nung mga junior high mga times na yun. Katulad ko, di ba? Nung mga times na junior high ako, insert ako ng pictures ko dito. Siguro pinanganak lang talaga ako na pangalan. Kaya ganun yung itsura ko. Pero, alam mo yun, yung pag natututo ka makapag-ayos, parang napapansin mo na parang mas better pa pala yung gantong itsura. Parang kaya ko pa maging mas better na version ng sarili ko. Alam mo yun? Nakakainis lang talaga na parang dahil lang naka-makeup ka iba yung tingin sa'yo. Or parang wala kang karapatang mag-ayos kasi nga lalaki yung gender identity mo. Parang tanggalin na natin yung toxicity na yun. I personally use makeup para mas presentable ako tingnan. Wala akong baka kung yung gagawin mo is Korean makeup, heavy makeup, drag makeup, ganito ganyan. Wala akong baka dun. As long as you use makeup para maging mas proud sa sarili mo. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Bakit mo isipin yung opinion ng iba? Ulad nga nung sinabi ni Wasa, di ba? Parang, kung hindi mo ma-reach yung current beauty standards
ng mundo, parang gumawa ka ng sarili mong standards, di ba? Parang ikaw yung maging unique standards ng mundo ngayon. Parang kung hindi pasok yung itsura, parang ganun. So, tuloy na tayo sa makeup part ng video na to. So, first step is yung base. Nung nag-skincare ako kanina, hindi niyo ako nakita or hindi ako nagsabi na nag-apply ako ng sunscreen. Kasi, itong base na gagamitin ko is tinted sunscreen siya, which is from Bello. Hindi ko siya recommended na gawing substitute sa makeup kasi ang mahal na ito. Magkano ba? Basta ilalagay ko na lang yung price dyan sa video. Pero ang mahal na ito. Maglalagay ako ng mga 4, mga 4 na pisan, mga ganyan. So, i-apply na natin itong tinted sunscreen sa mukha. So, ganito ko siya ilalagay. Sana o, di ko muna lalagyan kasi baka hindi naman siya mabilis matuyo, pero baka malagyan yung buhok ko bago ko pang-apply. Mas prefer ko yung ginaganyan. Kinakalat ko siya with hands. Tapos gagamitin ko tong powder puff para i-blend. Kasi pag ganito yung application mo, parang mas less yung makeup na nagagamit mo. So, ganun din dito. Gaganyan natin. Kalat natin. Siguro sa camera, para siyang nagpa-flashback. Pero, indoors, hindi ko siya marirecommend. Or, paggabi. Huwag niya siya suotin paggabi. Kasi, paggabi, parang napapansin ko, parang gray yung itsura niya. Parang grayish na cream siya paggabi. So, maganda lang talaga siya gamitin pag umaga. Lagyan din natin sa leeg. Tapos, blend lang ulit. Dito na ako titingin sa talaman ko. Next step is, ay, nakalimutan ko pala mag-lip balm. So, next step is eyeshadow. So, ayan na naman. Saviour Men in Makeup. Bakit eyeshadow, di ba? Papakita ko sa inyo paano ako mag-eyeshadow para hindi kayo magalit sa akin, diba? For eyes, gagamitin ko tong eyeshadow palette ng Fashion 21. Ito yung pinakamurang eyeshadow na nabili ko kasi mura naman eyeshadow na nabibili ko. Baka naman. Ito yung pinakaunang eyeshadow na nabili ko. Tapos, nasira na nga to. Yan, nasira na. Pag nakita, itong shade na to, ito yung pinaka ginagamit ko lang talaga pag everyday. Kasi ang ganda niya talaga, siguro sobrang sheer siya. Pero maganda siya pag nag-build up na yung product sa mata. Hindi siya masagwa tingnan na parang patche-patche, ganun. Yung parang powdery tingnan sa mata, hindi siya ganun. So, apply natin yung... Gagamitin natin tong brown na shade na to, tapos ilalagay natin dito. Tapos hanggat maaari, mas malapit lang siya sa mata para magmukha lang siya na magmukha siyang ano. Parang magka-shadow lang siya sa gilid, tapos magmukha siyang malakorean look na. So, lalagay natin siya dito. Hindi siya masyado kita sa camera kasi ang pangit ng camera ka, pero kita nyo naman yung dot. Tapos sa under eyes naman, parang ganun din gagawin mo, pero dito lang. Dito, hanggang dito. So, ganun din gagawin ko sa kabilang mata. So, wait lang kayo. So, nilagay ko na siya both eyes. And, lalapit ako para kita. Wait nga lang. Ayun o, parang iba yung dating kapag may konting shadow sa mata mo. Parang, ganyan. So, since this is an everyday look, hindi tayo masyado magpa-blush. Pero, hindi ko sinabing bawal mag-blush. Ganito yung ways I personally do everyday makeup lang. Kasi, parang, pag naka-blush ka kasi, parang, para sa akin na. Pag naka-blush ako, parang hindi ako masyado maputi tingnan. So, for lipstick, ang gagamitin ko is itong Careline na lipstick in the shade Mood. So, ganito yung itsura niya. Ganyan, paubos na siya. Nasa pinakadulo na siya. Ito yung pinaka-perfect nude na. Siguro perfect
orangey brown na lipstick para sa lalaki. Nakikita ko yung mga lalaki na pwede magsuot ng ganito kasi parang pag hindi mo siya nilagay ng makapal, yun, magmumukha na siyang weird tingnan. Pero kung slight lang, tapos parang regent lips mo lang na style siya ilalagay, parang mas mukha siyang natural. So, okay, so start na natin i-apply tong lipstick sa labi. So, yung pag-apply, ganito yung paglagay ko. Parang dito, dito, papunta dito. Pero hindi siya lahat na pag-anon. Parang ganito. Ganyan. Para sakto lang siya na pag blinend mong paganyan, tapos blinend mo, parang soft lang siya tingnan. Sabi ko gagawa ka ng parang glow up ng video, tapos parang naging beauty channel na lang tong Diyos ko po. Basta yun. Ang pangit kasi ng ilaw, kaya hindi ko mapakita lahat. So, ganyan yung itsura. Ganito yung personal na look na ginagawa kapag everyday lang. Sa buhok, kayo na bahala kung gusto niyo i-fix or ganito na lang siyang bagsak. Pero okay na naman siya kung ganyan lang. Basta yung mukha dapat ayos. So, nakalimutan ko palang mag-powder ng mukha. So, para mag-set yung look na ginawa natin, tatry natin mag... Ay, tatry natin. Isa-set natin yung mukha natin with itong Nichi Donna loose powder. Ay, loose powder. Final powder ng Nichi Donna. In the shade Creamy Glow. Kasi simula na nag-quarantine, parang pumuti na ako masyadong. Hindi ako pumuti, pero pumuti ako konti. Ganda ako mag-powder, wag kayo mata. Gusto ka magmukha akong donut. So, pag naset na yung mukha, siguro, ang ginagawa ko kasi, hindi ko sinaset yung noo ko kasi, natatabunan naman siya ng buhok. So, wala ding point kung lalagyan ko rin ng powder. Parang, magiging graba sa noo ko lang yung powder doon. So, bigyan natin ng mga 2 minutes tong setting powder para mag, ganun siya, bago ko siya i-blend. So, BRB. A few moments later. So, naset na yung setting powder. Final powder natin na nilagay sa mukha. So, i-blend na lang natin siya kung ganyan. Ang dami ko napapansin na natatakot maglagay ng final powder. Kasi, alam mo yun, sobrang puti niya pag nilagay sa mukha. Pero, hindi naman siya ganun talaga yung itsura kagad pag nilagay mo. Parang, pag nag-set siya, parang ma-adapt niya yung natural color mo. Depende na lang sa product na ginamit. Pero ito, maputi lang siya pag nilagay. Pero pag linen mo siya, tas maya-maya parang nasagiging natural yung dating niya. Tas gusto ko rin kasi yung itsura nung, alam mo yun, pag nag-final powder ka, parang mas smooth tingnan yung mukha mo pag may powder kesa sa wala. Since, sinabi ko nga kanina, di ba, parang ganda yung look ko na ginagawa everyday pag pupunta ng school. So, ano pa bang magandang outfit na isuot? Yung pang school. So, susutin ko tong uniform ko, tapos try natin mag-picture ng mga back to school, parang memories, gano'n. Try natin suotin tong uniform ko, and I'll be back. A few moments later. Nasuot ko na yung uniform, so kulang na lang is neck. Sinektay. Ang inyong lang. Gantong-ganto yung tsura ko pag napasok. Diyos ko po. So, ito na po yung back to school na look na ginawa ko. Iba yung dating ng naka-makeup pag ano. Hindi naman naka-makeup. Iba yung dating ng naka-ayos sa hindi, di ba? Parang, alam mo yun? Iba talaga, iba talaga. So, that's it for my first YouTube video na i-upload. And, salamat naman dahil pangatlong record ko na to. May mga edit na akong ma-upload na. May mapapakita na ako sa inyo. So, bye-bye!